nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na tropical storm with international name na Kanun at binigyan ng pag-asa ng pangalan na Falcon. Mula ngayon at sa susunod na tatlong araw, inaasahan pa rin natin lalakas ang bagyong Falcon at maaari pong mamayang gabi o bukas ng madaling araw magiging typhoon si bagyong Falcon. Magandang umaga sa ating lahat, narito ang ating update sa bagyong Falcon. Ngayong araw, nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at sa Western Visayas, dulot ng Southwest Monsoon kung saan pinapalakas pa rin ng bagyong Falcon. Si bagyong Falcon ay kasalukuyang minabaybay niya ang East Philippine Sea at ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 1,180 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo ay nasa 95 km per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 115 km per hour. Inaasahan po natin kikilos ang bagyo sa direksyong north-northwest sa bilis na 15 km per hour. At sa forecast track ng bagyong Falcon, mula ngayon hanggang sa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility, malabo pong mag-landfall ang sentro ng bagyo sa ating bansa. Kapag hindi magbabago ang kilos ng bagyo, si Bagyong Falcon, inaasahan po natin na bukas ng gabi o Tuesday ng madaling araw ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Falcon. Mula ngayon at sa susunod na tatlong araw, inaasahan pa rin natin lalakas ang bagyong Falcon at maaari pong mamayang gabi o bukas ng madaling araw magiging typhoon si bagyong Falcon. Although na wala pong direktang epekto ang bagyong Falcon sa bansa, makakaranas pa rin tayo ng malalakas na pag-ulan dito sa Luzon. Intense hanggang torrential na pag-ulan inaasahan po natin ngayong araw sa Zambales at Bataan, samantalang heavy to intense na pag-ulan ang inaasahan po natin sa Occidental Mindoro. Samantala, moderate to heavy rains naman sa Metro Manila, Cavite, ganun din sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo, Kalamian at Calayan Islands at Antique. Kaya paalala po sa ating mga kababayan sa buong Luzon at ganun din po sa Western Visayas na kusaan ay ilang araw na tayong nakakaranas ng mga pag-ulan at may ilang lugar po ay binabaha. Kaya po patuloy pa rin tayong mag-ingat at maging alerto dahil itong mga lupa po natin ay saturated. Ibig sabihin, di na kaya pong sipsipin ng lupa ang tubig ulan. Kaya nandiyan pa rin po ang banta ng landslide ang ganun tipo pagbaha. Although mababa ang tsansa ng mag-raise po tayo ng tropical cyclone signal sa bansa, makakaranas pa rin tayo ng pamisa-misang malalakas na hangin dala ng habagat. Ngayong araw, makakaranas po ng malalakas na hangin dala ng habagat sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Occidental Mindoro, buong Palawan, Romblon, Northern Samar at yung malaking bahagi ng Calabarzon, Bicol Region at Western Visayas. Bukas, makakaranas pa rin ng pamisa-misang malalakas na hangin na dala pa rin ng habagat sa Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, ganun din sa Bulacan, Metro Manila, Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Northern Samar at sa malaking bahagi ng Calabarzon, Bicol Region at Western Visayas. Sa araw ng Martes, may chance pa rin ng malalakas na hangin dala ng habagat na kusan maranasan ko yan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, buong Bicol Region at sa malaking bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas.
At dahil po sa malakas hangin dala ng habagat o southwest monsoon, meron pa rin tayong gale warning ngayong araw. Ibig sabihin, inaasahan pa rin tayong matataas ang alon sa mga baybayin dagat sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Metro Manila, Cavite, western coast ng Batangas, occidental na Mindoro kasama ang Lubang Island, northern coast ng Palawan kasama ang Kalamian, Cuyo at Calayan Islands. Kaya paala po sa mga ating mga kababayan, bawal pa rin pumalawad sa mga baybayin dagat sa mga lugar nito.